Kwentuhan naman tayo about sa yung MMK episode. Kaninong storya ba ang gagampanan mo dito sa Maalaala Mo Kaya? Right. Salamat, Nico. Ang gaganapan ko dito, isa doon sa magkakapatid, sa tatlong magkakapatid. Ito yung kwento ng Villadares Brothers. Sila yung magkakapatid na maagang naulila, tapos lumaki sila sa kanilang lola. So, yun, mapapanood dito ng mga kapamilya natin, matutuklasan nila kung paano ba sila namuhay sa piling ng kanilang lola hanggang sila'y lumaki, hanggang maabot nila yung mga yung mga trabaho nila ngayon, kung nasan sila ngayon, kung saan sila nakatira ngayon, yun yung madi-discover natin dito kasi sobrang punong-puno itong MMK story na ito ng pagmamahal, di ba? Pagmamahal sa mga kapatid, sa lola, yung mga close dyan sa lola, sobrang makaka-relate ko kayo dito kasi iba yung story nila. Sobrang inspiring po nung story na ito. Andyan yung mga sakripisyo nila sa bawat isa. Lalong-lalo na dun sa ano. Yung karakter ko, ako nga pala dito yung ano, yung pinakapanganay, si Michael Villadares. Mm-hmm. Ang kapatid mo dito, si ano, si Sky, tsaka si... Si Sky Kizon. Sky Kizon. Si Marlo. Marlo Martel. Marlo. Yes. Silang tatlo magkakapatid dito. Pero paano mo ba madidescribe yung... Yes, yes, hero. Yes, si Tita Piwi O'Hara. Siya yung gaganda na lola. Ayun. Okay. Pero paano mo ma-describe yung character na ginagampanan mo, hero? Oo. Yun, si Michael kasi, yung character ko, siya yung pinakakuya. Bali, siya yung naka-witness lahat. Since bata sila, nung naulila sila, siya yung tumayong, kumbaga, magulang din sa mga kapatid niya bago sila kupkupin ng kanilang lola. So, siya yung isa sa nagtaguyod din para hindi sila magkahiwalay. Sinakripisyo niya yung ano eh, yung kumbaga yung mga pangarap din niya sa buhay. So, after high school eh nga, ng ibang bansa, tapos malalaman niyo dito yung struggles niya bilang isang individual, kung paano yung buhay sa ibang bansa bilang isang OFW, makasalamuhay yung mga Pilipino doon, yung mga katrabaho niya, kung paano magsumikap ang isang OFW na sobrang kayod talaga na halos hindi na siya matulog. Tapos iniisip niya lagi yung kapakanan ng pamilya niya. Yung ganun ba? So yun, sobrang ano niya, sobrang masakripisyo siya para sa pamilya. At doon po sa buong cast niya, kamusta po yung relationship niyo? Or ano po yung, kumbaga, yung natutunan niyo doon po sa na-meet niyo in person? Go po. Sila ano kasi actually yung casting namin, first time pa lang din silang makatrabaho sa MMK, as in parang naninibago pa rin ako kasi nga yung last MMK ko parang 2020 pa yata, parang ganun. Tapos ngayon lang ulit ako nag MMK, tapos si Marlo matagal ko na lang na din kilala, si Sky first time kong makatrabaho, pero sa aktingan si Marlo first time ko rin makatrabaho. Masaya silang katrabaho, pati si Tita Piwi O'Hara. Sobrang marami akong natutunan sa kanila, mga stories nila sa buhay. Pati si Direk Raz de la Torre, yung aming director, sobrang masarap katrabaho. Very collaborative. Tapos masaya sa set. Ayan. Ayan nga, ang kwento ng iyong MMK episode ay may kinalaman sa magkakapatid na lumaki sa kanilang lola. Gaano ka ba ka-close sa lola mo? Lola? Kasi ano yun, wala na akong lola. Nasa sa langit na sila. Sila mother side at sa father side. Pero syempre, naranasan ko naman nung nabubuhay pa siya. Sobrang close. Nandyan siya lagi kapag may mga projects ako. Even before nung sumali ako sa contest sa LCQ, nandyan siya para sumuporta sa akin. Nanonood siya ng mga shows ko. Pag nung nagkaroon ako ng ano, ng MMK Live Story, nanonood siya. Isa siya sa unang sumusuporta. Hindi lang din talaga siya masalita, ma-express, pero mararamdaman mo talaga yung support and love niya para sa akin. Pero syempre dito sa magandang istorya ng Villadares Brothers, ano yung natutunan mo sa buhay nila? Sa buhay nila, ano? Biggest learning mo, kumbaga? Biggest learning ko sa kanila, actually sobrang ano yun, sobrang down to earth nitong magkakapatid. Actually nakakausap namin sila online, sa Instagram, sa Facebook.
mababait, mababait na tao. Kung ano sila dati, nung nagsisimula sila, ganun pa rin sila ngayon. Kahit, yun, nag-improve na yung buhay nila, magkakasama na sila doon. Parang, yung pag nakausap mo sila, feeling mo, kapatid mo din sila. So, yung learning ko na nakuha sa kanila, yung pagiging, ano, mapagmahal sa sa mga kapatid. Kapatid. Sa mga mag-anak, sa lola. Yun. Hindi nila, ano, hindi nawala sa kanila. Mm-hmm. Okay, okay. Pero mga Showtime Onliners, nako, eto na nga, panoorin na natin ang konting pasilip sa MMK episode mamaya. Si Lolo, ba't kaya ganun? Hindi tayo binibisita ni Lolo. Katampuhan kami ng Lolo ninyo, pero mabait yan. Balang araw, makikita nyo din. Lili! Lili! Ano man ang pagdaanan? Kawawa naman yung mga anak ni Lili, ano? Uli lang lubos na. Sana kaya sila mapupunta niyan? Kukunin ko sila. Kala ko bayo sa atin ni Lola. Ang pamilya ay pamilya. Na, kailangan pa natin mag-arkela lagi ng padya. Masa ito eh. Saka gusto ko sama-sama tayong lahat. Para kayo mga bata, nag-aagawan tayo kay Lola. Pero pag distansya ang pumagitan. Meron daw sa Canada silang tinatawag na orphan sponsorship. Kapag nandun na ako, na magtatrabaho ako. Tapos, kukunin ko kayo. Matutupad ba ang pangakong walang maiiwanan? Kung hindi ko po kayo kasama, ayaw ko na pong pumunta ng Canada. Pag alis mo, papahinga na rin ako sa mga ingay ninyo. Nangyari ka pala, mamimiss mo ako. Ganito pala yun. Katapos ko kayong alagaan, iiwanan niyo lang ako. MMK. Yan, ang onting pasilip. Siyempre, mamaya na po yan. But now, Sir Hero, now is the time to promote MMK episode. Anong oras po ito mapapanood? Go ahead po. Yes, oh, sa mga Showtime Onliners natin, sa mga kapamilya natin, abangan niyo po mamaya ang aming episode na MMK, Villadares Brothers, directed by Raz De La Torre. Kasama ko po dito si Marlo Martel, si Sky Kizon, at si Tita Pili O'Hara. Abangan niyo po iyan, mapapanood niyo po iyan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC. Sa TFC and sa A to Z. Alright, mm-hmm. So gamitin lang po natin ang ating official hashtag later, hashtag MMK Villadares Brothers. Thank you very much, okay. Po. Yeah. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan. Hey! Kasiya!